Epeso 3 o ikatlong kabanata. Dito sa ikatlong kabanata ng Epeso ay makikita natin na isinulat ni Pablo na siya ay bilanggo ni Kristo Jesus. Sabi niya, bilanggo ni Kristo Jesus dahil sa inyo mga hentil. Kung kaya't alam natin na ang sulat ay ginawa samantalang si Pablo ay nakabilanggo. Ito ang unang sulat na makikita natin sa ating bagong tipan na may ganitong palatandaan. Tatlong sulat pa ang may mga ganitong salita na nagsasabi ng kanyang pagkabilanggo. Ang isa ay ang sulat niya sa mga taga-Koloses, yung sulat niya kay Pilimon, at ang sulat sa mga taga-Pilipos na atin ding babasahin sa pakibasa sa taong ito. Pinagpatuloy niya ang pagpapaliwanag kung paano na ang binabanggit niya palagi na biyaya ng Diyos na ang sabi niya ay pinagkatiwala sa kanya ng Diyos ay may kinalaman na mabuti sa ikagagaling natin na mga hintil. Tinatawag din niya ito na hiwaga ng Diyos na pinapatunayan niya na alam niya sapagkat ang sabi niya ay sa kanya ipinakilala ito ng Panginoon. At sinabi niya na makikitang kanyang ipinahayag at ipinakilala naman sa atin sa iba pa niyang mga sulat. Sinabi rin niya na ang biyayang ito ng Diyos o hiwaga ng Diyos ay hindi madaling unawain sapagkat hindi nalalaman ng marami. Na ayon kay San Pablo ay hindi pinahayag sa mga panahong nakaraan. Kundi ngayon lamang na siya nga ang pinagpahayagan ng Diyos at sa pamamagitan din naman niya ngayon ay ipinapakilala o ipinapahayag sa mga apostol at propeta sa Espiritu. Doon sa talatang 6, ang sabi doon na ang mga hintil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ang katotohanan ito ay malayo sa kaisipan ng sinumang nabuhay na Israelita sa lahat ng panahon. Ito ang dahilan kung bakit dumanas ng napakaraming mahihirap na bagay at karanasan si Pablo sa kanyang ministeryo. Ang mga pag-upasala at pagkontra sa kanyang gawain ng pangangaral ay nagmumula halos lagi sa mga tagapagtaguyod ng relihiyong Judaismo. Ito ang umiiral na relihiyon ng mga Hudyo sa kanyang panahon. Na siyang relihiyon na kung saan ang mga pinuno nito ang nagpapatay sa ating Panginoong Hesus. Ang kanyang pagkabilanggo ay dahil din sa pagsasakdal sa kanya ng mga pinunong ito na siya'y lumalaban sa itinatadhana ng relihiyong Judaismo. Noon, bagamat marami na ay naging mga Kristiyanong Hudyo, ay nanatili silang nahihirapang maunawaan na ang mga hintil ay kasama din sa pangako ng kaligtasan. Ang karamihan sa kanila, ang gusto ay sila lang. At ito ang sinasabi ni Pablo na ipinaliwanag niya na hiwaga o lihim ng Diyos na itinago sa maraming panahon na ang hentil ay nais din ng Diyos na maligtas. Mayroon namang iba na mga Kristiyanong Hudyo na papayag sila na maging kasama ang hentil sa sambahayan ng Israel basta't magpapatuloy sila. Dahil para sa kanila ay yaon ang nararapat na palatandaan upang maging anak sila ni Abraham. Ito ang nilalaman ng sulat ni Pablo sa Galacia. Dahil sila ay mga hentil na naging Kristiyano, ngunit sabi ni Pablo ay nagayuma na mga pinuno ng Judaismo. Kaya sabi niya sa aklat ng Galacia, Galacia 3:1, o mga mangmang na taga-Galacia, sino ang nagsigayuma sa inyo? Nagpapakamangmang na baga kayo? Kayong nagpasimula sa Espiritu, ngayon na nagpapasakdal kayo sa laman? Verse 7, talastasin nga ninyo na ang mga anak sa pananampalataya
ang mga yaon ay mga anak ni Abraham. Ang pinakikita ni Pablo dito ay ang mga mananampalataya, yaon ay mga anak ni Abraham. At huwag ipilit na may gagawin pa o mayroon pang anumang regulasyon na dapat tuparin upang idagdag sa kanilang pananampalataya upang makasama sa sambahayan ng Israel. Ito ang matinding patotoo na naunawaan ni Pedro noong makita niya kung paano ang sambahayan ni Cornelio ng mga Italiano, ibig sabihin ng mga Hentil, ay pinagkalooban din ng Diyos ng kaligtasan at ng bautismo ng Espiritu Santo. Ito'y matatagpuan sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 10. Noon niya naunawaan ang isa pang ibig sabihin ng kumot na inihugos na may mga hayop na itinuturing ng mga Hudyo na marumi. Noong sabihin ng Diyos, magpatay ka at kumain. At narin din niya sinabi ng Diyos, ang nilinis ng Diyos, huwag mong ipalagay na marumi. Mga kapatid, malaking usapin sa pagitan ng mga naging Kristiyanong Hudyo na nananatiling pinapahalagahan ang tipan ng pagtutuli at nila Pablo kung paanong paraan talaga nagiging kasama sa sambahayan ng Israel. Si Pablo ay nangaral na sa pananampalataya lamang kay Kristo ay sapat na. Samantala ang kabilang panig ay pananampalataya kay Kristo at lagi na ay sinasabi ni San Pablo na itong tinuturo niya ay sa kanya ipinagkaloob ng Panginoong Jesus. Verse 7, na dito'y ginawa akong ministro ayon sa kaloob ng biyayang yaon ng Diyos sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kanyang kapangyarihan. Verse 8, sa akin na ako, sabi ni Pablo, ang kabababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banal ay ibinigay ang biyayang ito upang ipangaral sa mga Hentil ang mga di malirip ng mga kayamanan ni Kristo. Verse 9, at maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon na inilihim ng Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay. Makikita natin na sa panahon ng pangangaral ni Pablo, bukod sa likas na pagtanggi na maaaring maranasan sa harapan ng sanlibutan, ay higit na nararanasan niya ang pagkakaroon ng hindi pagtanggap ng kanyang mensahe mula sa mga taong maituturing na Kristiyano na. Kaya nga lamang ay hindi pa lubos na naniniwala na ang kaligtasan ay sa biyaya lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. O sabihin natin na naniniwala sila na ang kaligtasan ay sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya, ngunit kailangan pa nilang gumawa ng maraming mga bagay upang lubos at lubos na sila'y makaranas ng kaligtasan. Kakaroon sila ng karagdagang opinyon na dapat idagdag sa pananampalataya. Epeso 3:10, upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Ayon kay San Pablo ay trabaho ito ngayon at gawain ng iglesia. Ito po'y gawain ng iglesia ni Kristo. Sino po yaon? Lahat ng kumilala sa Panginoong Jesus at sa kanyang dugo bilang tanging tagapagligtas at tanging kaligtasan. Ngayon, katulad ng karanasan ni Pablo, hindi lahat ay naniniwala sa biyaya ng Diyos na kanyang ipinangaral. At maging sa panahon na ito ay gayon din. May mga Kristiyano na pero ayaw nilang tanggapin at ayaw nila itong lubos na paniwalaan. Verse 14, dahil dito ay iniluluhod ko ang aking tuhod sa Ama. Verse 16, upang sa inyo'y ipagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa pagkataong loob. Verse 17, na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang kung kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig.
Ang pag-ibig po na sinasabi dito na tayo ay nais ni Pablo na mag-ugat at magtumibay, bukod sa nauunawaan nating pag-ibig sa kapatid, higit sa lahat, yaon po yung sinasabing pag-ibig ng Ama sa atin. Ang pagkaunawa po ng biyaya ng Diyos ay magdudurot sa atin ng higit na pagkaunawa sa pag-ibig ng Diyos. Na kapag ang tao'y nag-ugat dito, ang sabi ng unang Juan 4:17, dito'y naging sakdal ang pag-ibig sa atin upang tayo'y magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghukom. Sapagkat kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanlibutan ito. Ang mabigat po sa mga Kristiyano na hindi babad sa kaunawaan ng biyaya at pag-ibig ng Diyos, ay hindi nawawala ang takot sa paghuhukom. At kapag may dumarating na anuman, katulad ng nangyayari ngayon na may sitwasyon, ang iniisip niya ay hinuhukuman siya ng Diyos. Doon sa verse 18, nasabi po doon, walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot saan? Sa kaparusahan at sa paghuhukom ay hindi pa pinapasakdal ng pag-ibig. Kaya pang nais si San Pablo ay mag-ugat tayo doon sa pag-ibig na ito. Sapagkat kung sakaling magkagayon, mawawala ang takot sa kaparusahan, mawawala ang takot sa paghuhukom. Nais si San Pablo na maunawaan natin at matalastas natin doon sa Efeso 3:18 ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal. Hindi po lahat ay nakakaalam pala nito. Kahit mga banal na, gusto ni Pablo na makaalam nito. Sinasabi niya, yung pag-ibig na ito, yung biyaya na ito, ay matalastas pati ng lahat ng mga banal. So may mga tao na tumanggap na sa Panginoon pero hindi pa ito nauunawaan. Matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim. Makilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kaalaman upang kayo'y mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Hindi po lahat ng mananampalataya ay nauunawaan na wala nang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Romans chapter 5 verse 30, chapter 8 verse 35 to 39, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kahapisan o ang pag-uusig o ang kagutuman o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak? Kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga may kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Verse 20, ngayon, sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana, nang higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Kristo Jesus sa buong panahon magpakailanman siya nawa.